What's up, guys, and welcome to my channel once again. For today's topic, I'm going to feature again yung paano magpa-atras ng bola, yung draw shots. Actually, this is my third version of it. So, meron akong version noong last year, tapos meron din ako noong December, and now this is the third version. So, guys, this is one of the simplest way and a step-by-step guide kung paano kayo mas mabilis na matutong magpa-atras ng bola. So just follow yung procedure and in just 1 to 2 hours, matututunan nyo na magpa-atras ng bola within 1 feet, 2 feet to 3 feet. Okay, so without much ado, please watch this video. Step number 1. Pag-aralan natin dito yung proper stroke sa pagpapa-atras at kung saan patatamain yung tip doon sa bola. Pero bago ang lahat, wag muna tayong gumamit ng puting bola o pamato. Maghilera tayo ng mga series of balls. Tapos, pag-aralan natin o maging familiar tayo dyan sa patama sa ilalim ng bola. Mahihirapan kasi tayo pag diretso atras agad yung pinag-aralan natin. So guys, dito natin patatamain yung ating tip doon sa puting bola o kahit anong bola na gagamitin natin for practice sa ilalim. Yan, dyan lang po. So, depende na po sa inyo kung gaano kadaming gusto nyo yung pagpraktisan doon sa Q-tip hit. Pero mas maganda, mas marami para maging familiar agad yung mata at yung hagod nyo at yung tira nyo. Yan, dyan lang sa ilalim. Tingnan nyo yung slow motion. Diba? Nung una, pumaforward yung bola. Nung medyo nasa gitna siya, umaatras na siya pabalik. Whisked ba? Observe nyo rin yung proper stance. Kasi hindi basta dadapa ka. Kasi kung minsan pagpaling, pagdating sa object ball, paling din yung atras mo. O paling din yung tama. Aatras siya pero hindi mo naman masishoot yung bola. So ganun pa rin yung proper fundamental. Pre-stroke mo, sisipatin mo, dadapa ka. At very important yung huwag ka agad aangat after ng tira mo. And one more important thing is magtisa. Dahil mababa ang tira mo sa bola. So may possibility mag-miscue ka. Okay, number 2, step number 2 ay pag-aralan muna natin yung stop shot, yung below center hit. So it's just below the center of the ball, hindi siya dun sa pinakailalim o paatras. Bakit importante na unahin muna natin yung stop shot? Kasi hindi ka matututong magpaatras kung hindi ka sanay mag-stop shot. So siguro mga 3 hanggang 5 mag-stop shot ka muna. Ngayon, pagbihasa ka na sa stop shot, ibaba mo ng konti yung tip patama sa white ball, yun na yung sinasabing paatras. Nasa sa inyo na po yun kung ilang stop shots ang gusto nyo. And, umpisa na tayo doon sa step number 3. Subukan na nating magpaatras. Pero yung short distance lang. Umpisahan natin sa 1 foot. Ayan. Diyan pa lang malalaman nyo na o ma-observe nyo na nakapagpapa-atras na kayo ng bola. So huwag nyo isipin na white ball lang tinitira nyo. Isipin nyo yung step number 1 na nagsushoot kayo ng object ball sa butas. Andito pa rin tayo sa short distance. So, isipin nyo palagi yung ginagawa nyo dun sa step 1. At hindi kayo ma-stress na bakit hindi umatras, o bakit tumalpyok, bakit hindi gumalaw, bakit nag-stop shot. So, kung nasanay na kayo doon sa foot, sorry, gawin nyo na yung 2 feet. Medyo mas mahaba-haba ng konti o malayo ng konti. So, observe nyo yung follow-through, no? Huwag nyo i-jolt. Tingnan nyo to. Practicing nyo yung stroke. So parang iiwan nyo yung dulo ng tip nyo doon sa tela.
yun yung tinatawag na follow through. Kasi kung i-jolt nyo lang, it's either ma-minimize yung atras o short lang yung distance ng atras o tumalpyo o mag-jump yung tira nyo. Ngayon, nandito na tayo sa step 5, yung 3 to 4 feet draw shot. So, medyo malayo-layo na to, pang intermediate na to. Basta kung hindi kayo makapagpa-atras ng malayo, ibalik nyo ulit sa malapit. Pag hindi kayo makapagpa-atras ng malapit, subukan nyo mag-stop ball. At yung drill na tumitira ng walang white ball, nasa ilalim ang patama. Actually guys, mahirap magpa-shoot ng straight na tira eh yung magpapa-atras pa. Kasi kumisan, nung sa stroke mo pa lang, pag maling stroke mo, kahit hindi ka magpa-atras, papasukin mo lang yung bola sa butas ng straight shot, ay mahirap na. So it is very important na yung fundamental mo, yung follow-through mo, ay nasusunod mo ng tama. Okay, ito medyo malayo na, mga nasa 4.5 to 5 feet na to, guys. So medyo pang intermediate na to. So try nyo ulit ang stop ball, kung kaya nyo mag-stop ball sa malayo. Bakit tatry ang stop ball? Kasi titira ka ng mas ibaba doon sa below center na ilalim. So medyo mahirap po yan. I-feel nyo lang kung kaya nyo magpa-stop ball. Kasi kung di kayo makapagpa-stop ball, mas mahirapan kayo mag-draw shot sa 4 to 5 feet. So kita nyo po yung dulo ng tip nag-land sa mesa. So yun po yung follow through. Pag ginolt nyo siya, it's either mag-stand lang yung tira or tumalpyok or tumalon yung bola. Kaya mahina po yung power ng ano doon, ng release. So, wag po kayo mag-give up. Basta kung hindi kayo makapagpa-atras, wag kayo mag-give up until you get comfortable doon sa tira nyo. Wag nyong madaliin kasi hindi naman po ito pabilisan kung sino yung mabilis makapagpa-atras. Hindi po overnight to. Dito po, bago po yung aking shaft, I'm using a Vantage shaft. Parang hard pa ho yata yung gamit ko dito. Hard tip. So, I just remembered na nung nagpapa-atras ako doon sa ibang tutorial ko, gamit ko yung soft. Mas madali po kasing kumuha ng spin kapag soft ang tip. Nung nabili ko po ang Vantage, naka-hard tip na po kasi ako to. At nang hinayang naman akong palitan kasi bago pa. At saka po isang issue din dito ay napag-alaman ko, conical taper yung advantage na to. Nasanay po ako dati sa mga carbon fiber ko at doon sa ibang wooden shaft ko na 314 na naka-pro taper. Kamukha nito. Sorry guys, hindi ko napalitan yung font. Ang ibig ko sabihin dyan ay pro taper yung gamit kong shaft sa mga carbon fiber ko. Kaya mas madali yung atras sa akin. So mas malayo yung nararating ng follow through. Kamukha na yung mga ito yan sa step number 6. So hindi ko po napalitan from conical. Ito po ay pro taper. Yung gamit ko pong Vantage ang conical taper shaft. So, mas madali po magpa-atras kung soft ang tip mo at pro taper ang iyong shaft. So, ito ay I done this last year. Ito po yung mga video last year kaya green cloth pa. Ito po ay 6 to 7 feet draw shot. Okay guys, I hope natutunan nyo at excited na kayong subukan ito sa pool table. Just remember paano magpa-atras ng bola. Remember step 1, okay? Kung saan patatamaan ng tip yung bola. Reminder number 2, magtisa all the time. Dahil mababa yung patama ng tip nyo doon sa cue ball, so maaaring tumalpyok o mag-jump yung inyong tira kapag hindi kayo nagtisa. And reminder number
3 is always, reminder number 3, ay lagi niyong gagawin yung follow through. So, huwag niyong i-jolt yung tira niyo, pawalan niyo. Do the proper follow through. And reminder number 4, observe niyo yung proper fundamental. Yung stance niyo, yung sipat niyo, yung stroke niyo dapat tuwid. Dahil mahirap mag-shoot ng straight shot, tapos papa-atrasin niyo pa. So, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod pang videos. Please like, share, and comment below if you want to say something. So, more power at enjoy the game. Thank you.